Narito ang mga latest na kaganapan sa mundo ng Asian qualifier. Kaya kung gusto mo maging updated sa FIBA ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa Group E, ang Iran National Team, ang pang-apat na bansa na nakabook na ng ticket, pumasok sa Asia Cup matapos nilang talunin ng Qatar sa one-sided game sa score ng 84-46. Pinaunahan nga ni Nika Barami ang Iran na umiscore ng 17 points at si Arsalan Kasimi na may 8 points, 8 rebounds at 6 assists. Sa pagkapanalo nga ng Iran ay pasok na sila sa Asia Cup na gaganapin sa Indonesia. Sinamahan nila ang Lebanon, Bahrain at Indonesia bilang host country. Samantala, tinalo naman ng Saudi Arabia ang Syria sa isang napakagandang laban sa score na 77-79. Malalaman pa ang isang team na papasok sa Asia Cup sa Group E pagkatapos ng ilang mga crucial na laban. Sa Group F naman ay tinalo ng Jordan ang Palestine sa score na 77-88. Mamaya naman ang laban ng Guam versus Hong Kong sa Group C na kung saan dito sa Pilipinas gaganapin. Featured player nga sa Guam ang PBA player na si Jericho Cruz bilang kanilang player. Inaabangan din ang laban ng Jordan versus Kazakhstan sa Group F at ang Group B naman sa June 16. Inaabangan ang laban ng China versus Japan national team. Paras ng araw ng laban ng ating Giles Pilipinas versus South Korea. Samantala, tanging ang Japan, Chinese Taipei, China at ang ating Giles Pilipinas ang wala pang final 12-man lineup na ipinasa sa FIBA sa Group A at B na gaganapin dito sa Pilipinas. Asahan na bago magsimula ang kani-kanilang laban ay meron na itong final 12 kaya abangan natin. Samantala, balita naman sa ating Giles Pilipinas. Official lang ang pinayagan si Angelo Kuwami ng FIBA na maglaro sa ating Giles Pilipinas ngayong Asian qualifier. At si Dwight Ramos na isa sa mga MVP noong nakaraang window ay asahan na magiging isa sa mga leader ng ating national team sa laban nila sa South Korea. Si Dwight Ramos na nag-average ng 20 plus points noong second window na may 7 rebounds at perfect shooting percentage ay isa sa mga magiging susi ng ating Giles Pilipinas sa parating na laban. Samantala ang South Korea na malamang sa malamang nasa Pilipinas na at asahan raw na gagawin nila ang lahat para manalo sa lahat ng laban. Dahil gusto nilang bumawi sa hindi nila pagsali last window. Ayon sa report ng Dunga Sports, sinabi ng kanilang head coach na bagamat focus nila ay ang makapasok sa Asia Cup at ang Olympic qualifying tournament na kung saan makakalaban nila ang Lithuania at Venezuela, still kailangan raw nilang manalo ngayong Asian qualifier para makakuha sila ng momentum para sa susunod na tournament. Ang laban ng ating Giles Pilipinas ay magsisimula na sa June 16, 6 PM ng gabi, live sa TV5. At abangan natin ang announcement ng kanilang final 12 kung kasama ba ang ating inaabangan na si Kai Sotto. Sana nga. Abangan din natin ang laban ng Japan national team at ng China na siguradong interesting na gaganapin din dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto mo maging updated sa FIBA at sa ating Giles Pilipinas ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Sige lang mga ka-PM, isang napakabilis na update lang sa mga kaganapan sa FIBA hanggang sa mali.